So ang latest news po natin, lumalakas ang senatorial lineup nila Senator Ping at Senator Tito Soto. Okay? Noong isang araw po ay sinabi nila nakasama sa kanila si Lucy Torres, of course asawa ni Richard Gomez. Malakas 'yan lalo na sa may Leyte Samar area. Pero ngayon po, isa na namang bagong kasama sa kanilang senatorial list ang kinumpirma po ni Senator Tito Soto. At yan ay si former Vice President Jejo Marbinay. Okay, so pag-usapan po natin. Of course, kung maalala nyo, noong 2016, bago mag-eleksyon, paborito yang si Jejo Marbinay. Akala siya na yung susunod na magiging pangulo bago nangyari yung pag-angat ni Pangulong Duterte. At yun na nga, lahat ng mga ibang kandidato at that time ay naisang tabi. And of course, ang si Jejo Marbinay ay binatuhan ng mga iba't ibang issue sa kanyang panahon bilang mayor ng Makati. Okay? Pero of course, si Jojo Binay is still a very strong political force. Nakita naman natin yung kanyang anak na nalo bilang senador noong 2019. At ngayon, posibleng magkaroon ng dalawang Binay sa Senado. Pero sa akin, ang lakas talaga ni VP Binay, former VP Binay, ay yung kanyang network sa ground. Okay. Ang over the many years na siya ay mayor ng Makati, bumuo po siya ng napakaraming sisterhood agreements between Makati at mga iba't ibang towns all over the Philippines. Napakarami po niyan, mga sister cities, sister towns ng Makati, and tinutulungan nila yung mga bayan na yon. So, yan po ang isa sa mga lakas talaga nitong si VP Binay. Kasi pinagandaan niya talaga yung eventual na pagtakbo bilang Pangulo noong 2016. Pero, yun na nga, sa ngayon, existing pa rin naman yung maraming mga sisterhood agreements na yan. And magagamit yan ni Jejo Marbinay sa pagtakbo bilang senador at magagamit din nung kanyang party na tatakbo for presidential and vice president. In this case, si Ping and si Tito Soto. So, very strong ally yang si Jejo Marbinay. And of course, veterano na yan. And of course, si Makati. Of course, hawak nila yung lugar na yan. So, very good addition doon sa lineup nila Ping and Tito Soto. Okay, of course, ang usap-usapan pa rin itong si Senator Ping ay nandyan lang. Eventually, he will step down, makikipag-alyansa sila to a stronger presidential candidate. Pero syempre, depende. Ang inaasahan nila, nasisipa sa survey itong si Ping. So, kung sakaling lumakas si Ping, tuloy-tuloy na nila. Pero kung sakaling hindi, meron pa rin chance na baka bumaba si Ping tapos mag-join forces together with another presidential candidate na mas may chance to win against sa mga lalaban sa 2022. So, ayun. So, nagiging exciting po ito pong race po natin. Of course, si VP Binay over the last few months has been very vocal against the administration. Madami pong mga sinasabi na kontra sa administration. He has been mostly quiet for the past 6 years. Nandun lang siya sa Makati. Natalo din siya nung 2019 sa pagka-congressman sa Makati. Hindi ko masyadong alam yung story nun. Pero yung kanyang anak, si Abby Binay, is still mayor dyan sa Makati. And talagang baluarte pa rin nila yan. So, tingnan natin. Of course, yung mga DDS and yung mga pro-administration, galit dito kay Binay kasi nagsasalita and kumukontra doon sa mga ginagawa ng administrasyon. So, definitely awa yan. Pero ayan, malakas si Binay sa pera, malakas din. So, magsalita na kung ano-ano laban kay Binay. Pero syempre, titingnan mo yung kanyang kakayahan talaga and what he offers to the table, what he brings to the table. And malakas na addition itong si Jojo Binay sa grupo ni Laping at ni Tito Soto. So, ayun, yun po ang ating latest update, Talpakan 2022. Pag meron pong bagong update, i-report ko po sa inyo.
Maganda din yung strategy nila Ping at Soto kasi habang maaga para gumawa ng ingay kasi syempre sila yung medyo huli, hindi sila ganong kataasan sa survey and ngayon sila umahabol. And nung isang araw napanood din nakita ko din sa pictures nakapag-meeting naman kay Mayor Vico Soto, Action Democratico, so they might form an alliance then. Of course, Action Democratico ang pinaka-star nila si Mayor Vico Soto. Doon sila naka-angkla. And syempre ako automatic naman na pag tumakbo si Tito Soto na vice president, so suportahan ni Vico. Automatic 'yon. Syempre matimbang yung dugo and may hindi din naman magiging mayor si Vico Soto. Malaking tinulong sa kanya ni Senator Tito Soto nung huling election nung nanalo si Mayor. Nakita ko 'yon kasi iba pa rin pag ang tito mo Senate president. So syempre mabigat yung mga nakalaban ni Mayor Vico noon eh. So iba pa rin na yung tito mo eh Senate President, 'di ba? Natutulungan ka, napoproteksyon ka. So definitely Mayor Vico will campaign para sa kanyang tito sa Vice President kapag nag-declare na yan. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Bye-bye.